Millennial Philippines 2019 is brought to you by Potency, Mega Sound Smart Pro Video Game, Philippine Airlines, and Efficacent Oil. Interesting, interesting. Marami tayong naaamoy ng mga flavor. First time tayong mamamasyal sa Batangas dito sa Miss Millennial Philippines. Sasamahan tayo dyan ni Miss Millennial Batangas 2019, Javeline Villamar Cahuibes. Cover the home of Kapeng Barako and Balizong with Miss Teen Millennial 2018 and the first ever Miss Millennial Batangas, Javeline Villamar Cahuibes. Ako po si Javeline Villamar Cahuibes mula sa lalawigan ng magigiting at malalakas, lalawigan ng Batangas. Hi, Javeline, or Yen. Yen. Yen is your nickname. Hi, Yen. Kamusta ka naman? Okay naman po. I'm feeling blessed na nandito po ako ngayon. Oo, kasi first time sumali ng Batangas sa Miss Millennial. How does it feel na ikaw ang unang representative ng Batangas for Miss Millennial Philippines? Siyempre po, nakakakaba, but... Oh, nakapressure talaga yun. Wow! Nakakapressure po, pero... Sobrang saya ko po kasi po, ako po yung unang representative ng Batangas and I get to showcase the beauty of my province and po. And Yen is very young, oh. Oo nga. So, enjoyin mo lang. Huwag kang masyadong magpa-pressure. That's right. Just enjoy the experience. Yen, ano ba yung mga dapat naming hindi palampasin sa Batangas? Siyempre po. Napakalawak, di ba? Oo po. Siyempre, sa Batangas po, you will experience the fun, food, and faith. Siyempre, sa fun po, madami po kayong ma-enjoy na adventure sa Batangas. Kagaya po nang nakita nyo sa screen, yun pong windsurfing. Napakasaya po talaga niya. And sa food po, madami po kami niyan. And Batangas is known to be the home of Kapeng Barako. Opo. And Balisong. Opo. Ay, mabuti pa, Yen. I-tour mo na kami sa maganda mong probinsya. Mga Dobber Cats, halina't tunghayan natin ang ganda at yaman ng aking probinsya. Ala eh, sinsay na din eh! Ala eh, tara na sa bayan ng magigiting, Kapeng Barako at Adventures na Wagas, sinsay na sa Batangas! Mga Dabber Cats, tara mag-windsurfing tayo! Thank you very much, Yen.
Batangas ngayon, it's really beyond Kapeng Barako and Balisong na. And napakalapit lang ng Batangas, pero marami pa talaga tayong hindi pa nakikita at nalalaman tungkol sa Batangas. So, ano nga yan yung mga hindi dapat namin palampasin kung pupunta kami ni Pauline? Yun nga po, nabanggit ko po kanina yung fun food fate. Dapat po talagang ma-experience niyo yung lahat. And nakita niyo naman po sa video na nabanggit ko na rin po kanina yung windsurfing po. And dapat niyo rin pong mapuntahan yung Monte Maria dahil it is the tallest statue of Mama Mary po. And mas mataas pa po siya sa Statue of Liberty. Monte Maria Shrine. How about sa food? Dahil po kilala na naman ang Lomi, gusto ko po sanang sabihin itong salabat po kasi natatangi po kasi talaga siya kasi po ang gumagawa po nung salabat namin sa Cuenca is yung mga PWD. Okay. Special pala yung at meron pang iba mga kakaiba katulad ng santol jelly, dragon fruit wine. May jam na dragon fruit din. Maraming pasalubong siyan sa atin today. And ano yung kumpitis? Kumpitis po is gawa po siya sa manetas may asukal. Ah, nako. So, ano siya? Parang manamis-namis. Opo, matamis po siya. Ano pa ang kakaibang pagkain dito, Yen? Itong Londres, ano ito? Galing po yan sa Bawan. Tinapay po yan from Bawan, Batangas. Madaming snacks, no? Oo, tsaka parang, Batangas. Yes. At tsaka parang okay din tikman yung sinaing na tawilis. Mm-hmm. Diba yung tawilis ngayon is sa endangered Batangas lang na? Po matatagpuan yung tawilis. Oo. Walang gutom sa Batangas. Ang daming pika-pika. Saan pwede tumawag yan ang mga Dabber Cats natin para sa Batangas tour? Pwede nyo pong kontakin ang tourism po ng Batangas sa Facebook page nila, which is Batangas Tourism Office po and Cultural Affairs Office. So, makahanap na natin yun sa internet. Opo. Sa mga page po siya. Ah, page siya. Sa mga Dabber Cats na gustong mamasyal sa Batangas, you can check Eat Bulagas Facebook page for the full itinerary. 2,000 pesos for 2 days kapag pumunta kayong Batangas na galing mismo sa tourism ng Batangas. Thank you sa mga kababayan ni Miss Millennial Batangas para sa mga pasalubong, lalo na sa tourism at local government ng Batangas. I-follow lang si Miss Millennial Batangas sa kanyang social media account to know more about her province. Thank you, Yen. May regalo ka mula sa mga kasama namin naghahatid ng Miss Millennial Philippines katulad na lamang ng gift pack from Potency, the beauty of the community. Meron pa rin video clip player from Megasound Smart Pro Video Kit. Experience music and more with more than 18,000 built-in songs. 3 2-year song update and with mobile karaoke app controller. Ang Miss Millennial Philippines ay inihati din ng Efficacent Oil, araw-arawin mo. And Philippine Airlines, fly with Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Maraming salamat din sa H&M Clothing for Yen's outfit. Thank you. Yen, please invite our Dabber Cats sa Pasyalan ang Batangas. Iniimbitahan ko po kayong lahat na puntahan, masaksihan at tuklasin ang natatanging ganda ng aking probinsya. Tara na, come see and experience the fun food fate in my rich Batangas. Na si Javelin Cauides. Bukas, mabibighani naman tayo sa ganda ng Heritage Province of the Philippines, ang Ilocos Sur. Dito lang yan sa Miss Millennial Philippines 2019. Sumunga naman tayo sa barangay. Ito na ang One for All for One. Millennial Philippines 2019 grand winner will receive 500,000 pesos. She will move in from her new house and lot from La Sandra. Angat ka dito. She will also wear the crown, which stands for the strong, independent young Filipina who has a heart for her hometown. It's a crown fit for the next Miss Millennial Philippines. Yeah.